we will be inviting a special guest to join us for our Sunday morning. So kung may daughter ka, sa tingin nyo ba magiging strict ka? Mm-mm. You think so? Ako. Saka na kayo magpakadalaga, pagdalaga na talaga kayo. Ibig sabihin, enjoying nyo yung life nyo habang bata pa kayo. She was working since how old were you? Six. Six or six. Wow. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Today is a special day because we have with us a special guest. So alam naman po ninyo yung mga viewers ko or my followers, my subscribers, how important Sunday lunches are to me. Ito yung araw na talagang pinaghahandaan ko dahil makikita ko lahat ng mga anak ko. The best of our food lumalabas kapag Sundays. So I treasure Sundays. So naisip namin, marami rin kaming friends na who always say, sama naman kami dyan sa Sunday lunch ninyo. And so I thought it would be a nice idea if we start a series at least once a month, and we will be calling it Sundays with the Barretos. We will be inviting a special guest to join us for our Sunday lunch. It will always be a surprise kasi hindi nyo alam kung gaano ka-importante pala itong mga taong to sa buhay namin. So today is a Sunday and we're going to start off this series with a very special guest. Ni sa panaginip ko, hindi ko naisip na magiging bisita namin at makakasama ng mga anak ko. Our guest today is no other than the Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Yes, everybody! Our special guest today is Miss Maricel. Thank you for joining us for Sunday. Oh, di ba? Ako nga lang ng panggulo dito ngayon. Kasi alam ko pag Sunday, family day. Yes, diba? But we want to have a special guest today. And we're missing one child. Wala po si Julia today kasi lumipad po ng Paris. Nagtatrabaho naman yung tao. Oo. Kaya bigyan naman natin ng magandang break. She deserves a break. So ito po yung aking mga anak. Yung aking son in-law come here. This is my number one, Dani. Uh-huh. Her husband, Javi. Uh-huh. And then Leon, our gentle giant. Gentle child. Claudia, she's my third child. And Erich, of course, you met Erich already. Oh my God, ang kagandang ninyo yung lahat. So do you know that she's called the Diamond Star, right? Yes. Of course, they know. I think I watched a lot of her movies growing up. Yeah. Okay, we prepared a feast for you. Pero simple, ha? Ito ano yung simple? Ang dami-dami nito. Pero ano lang to? Ano ba yan? Simple pa yan? Yes! Meron tayong sisig sotanghon. We have chicken tinola. Wow! Mainit na sabaw. Gempo. Wow! Nainihaw. Lumpiang Shanghai. Basta, mag-e-enjoy ka. Kain ka kahit konti-konti. Kakain talaga ako. Okay, good. Ako ba? Ako ba yung tinatanong nyo? Kumakain ako. Actually, ganun na rin ako ngayon. Chicken breast. Beef tenderloin lang. Wala tayong white meat na, ano, Ms. Maricel. You only have Thai. Talaga ba? I'm so happy naman you're eating. Anong mga ano nyo, favorite mong comfort food? Yan, ganun, ano? Ganun. Alam mo, after a Christmas Eve, hanapin mo tuyo. Di ba? Parang after all the festivities. Ang sap na ng tinola, ha? Mm-mm. Ang sarap, ha? Arlene, ha? Very good, ha? So, mahilig ka rin sa simple na food. Oo. Miss Marcel, ano yan? Fish. Oo. Galunggong. Type ko ng galunggong. Baka mga prito-prito. Oo, prito. At siya pa na akong pakainin. Lahat na tahimik, ha? Hindi tahimik na breakfast lahat, ha? Kayo, ha? Walang kumain. Tiyo mo, ano, Miss Marcel, nakita mo sa table. Karamihan dito, girls. I have 4 girls and 1 boy. Ikaw naman, boys. Boys. Oo. Kasi si Ms. Maricel gave a very valuable advice to Julia before. So kung may daughter ka, sa tingin nyo ba, magiging strict ka? Mm-mm. You think so? Ako. Paanong strict? Yung hindi pwedeng lumabas? Oo, marami hindi pwede sa akin. Marami talaga? Wala kasi mawawala sa boys. Ha? Wala mawawala sa boys? Wala mawawala sa boys. Oo. Pero ang mga girls ko, precious.
Oo nga. That's true. Special sa mga girls. Kasi siguro God gave you boys na lang, no? Yun na nga. Kasi mapaparanoid. Ganito, oh, pag maingay ang bata. Ganyan. Ano yun? Nakataras burba na pala yung bata. Tagal ko rin dinadinig yung term na yun. Nakataras burba, di ba? Nakataras burba sa ganyan. Nating mami. Before kasi, she gave Julia a very random advice na nag-stick sa head ni Julia. Bata pa si Julia Londana. Sabi niya, never, never cry on TV over a man. Wow. And it really stuck to her head. Kinikwento niya yan. So sabi ko, wow, thank you naman na. May nag-a-advise na somebody from the same industry, di ba? Who's been there. But not everyone gonna say. Hindi natin. Yung advice mo na yon, hindi yan i-impart ng iba. Ikaw, bakit mo naisip yun? Eh, kawawa yung bata. Especially ngayon na may internet, no? Once yung interview mo is out there for the rest of your life, it will haunt you. Saka kawawa yung bata. Wala pa naman siyang alam dyan sa mga ganyan. She's just playing the part. Yes. Kunyari, marunong siya nito, marunong niya. Hindi naman, bata pa yan eh. So kung may mga daughters ko ganyan, anong advice mo yan? Si Danny is married na, buti na lang maayos ang kanyang husband. Thank you, Lord. Siguro yung mga pinagdasan ko. Wow. Okay ka naman talaga, Hagi. To be fair, you really are a good husband. What marrying age do you think nowadays? Ay, dapat late. Late na? Mm-mm. Eh, paano yung mga anak? Eh, kasi nagagawa nga maghiwalay na ibang tao ng mga bata. Mas bata pa dyan yung mga anak nila. Wala nga silang pakialam. Oo. Kasi alam mo, depende yun sa mga nagbibigay ng advice. Yeah. Di ba? Mayroong magbibigay ng advice na, wag, sayang naman yung pamilya ninyo, ganito. So, nagsasama sila, wala na yung love, wala na yung respect. Worse pag walang respect. Wala nang respeto, di ba? Oo, that's so, worse. So, mahirap yun. Mag-ano muna kayo, mag-enjoy muna kayo. Kasi hindi pa nasasabi at mababa yung call na ano, yung mga bata, maging bata muna. Saka na kayo magpakadalaga, pagdalaga na talaga kayo. Ibig sabihin, enjoying yung life nyo habang bata pa kayo. Kasi ang responsibilidad. Kasi pag nag-asawa na kayo, wala nang bawian yun eh. Unless maghihiwalay kayo, kakapagod, babalik na naman kayo doon, maghihiwalay kayo, babalik ka na naman doon, panibago na naman jowa. Bago jowa na naman. Ay, bago ka ba? Mahirap. It's hard to start over. Oo. Tapos kay Leo naman, advice sa pag lalakwat siya niya. Siyempre, good student siya. Yan ang lagi yung sinasabi. But, Mom, I'm doing very well in school. Oh, not because? Weekends lang naman daw siya lalabas. Sige. Pero magpaalam ka pa rin. Ayun! Kasi minsan pag nagpaalam sa over and dinner, ganito, di ba? Nagpaalam na ako sa'yo nung last, Monday, aalis ako, di ba? Oo. Walang sinasabi. Wala dead man lang. Oo, yan. Dead ba tayo? Oo. So, sabi ko, I told you. Over and dinner. Totoo yan. Magpapaalam sila sa akin kung kailan akong patulog na or pagod or may ginagawang busy. Tapos, where are you going? Ma'am, we told you already. Yan ang style nga. Oo, style nga. So, kailangan magpaalam kasi nga pag may nangyari, at least alam ko saan hahanapin. Kasi dito, she never says yes. She'll reply always as bahala ka sa buhay. Never ako nag-yes. Bahala ka sa buhay mo. So, every time I go out, I feel guilty because so sabi ko, like, let's well just say it in passing where it's casual. Yes. Eh, paano dati kung magpaalam yan? Ako, telegrama talaga, super. Magte-text sa akin na lang, you know, Mom, I have good grades. And you know, Mom, I did all my projects already. And you know, ang dami na sinabi, can I go out? Yun ang ending. Naiirita ako. Bahala ka sa buhay mo. Are you a strict mommy, Mom? Eh, mataray ka bang ano? Consentidora ka. Ibig ko sabihin, di ba, your roles are sometimes mataray nung araw, ah. Pero sa totoong buhay ba, mataray ka? Hindi naman. Pero nakakatawa, ito hindi. Mabait siya talaga. Hindi naman ako yung ano. Mm-mm. Ano nga ako sa mga anak ko, eh. Ano, nakakain ba tayo? Gutom ba kayo? Eh, pero ano, mga girlfriends nila. Mabait ka sa girlfriends? Mm-mm.
she's an inspiration because she was working since how old were you? Six wow. years. Wow. That's why I'm 52 years na in show business. Can you imagine? Wow. And you know, yung words niya very few, no? Pero very tumatata. When we were doing a cooking vlog, I said, sabi ko natuto ba siyang mag-cook before? Wala kang time kasi I said you were working at a young age, so hindi ka nakapag, you don't have time to cook, right? Mm-hmm. And she said she was busy working to make sure na masarap ang kakainin ng kanyang pamilya. Diba? Oo. Yeah, 6 years old. She's working for her family. You're ten. I was six when I was working na. For her whole family. And then there were times that I was sick. I have fever, 40. Wow. But I have to be there in the shoot, to shoot. But why did you feel that responsibility that you had walang to work? Walang ako eh. Walang ako. Ako na lang. Ang tagal. Uh-oh. Parang sa ano restaurant, walang bumubunot. Oo, totoo yan. Walang bumubunot sa bayaran. Ako na lang ah. Oo. You really had to, but you're blessed because mahal na mahal ka ng pamilya mo. Oo. Kaya lang, may family. Thank God, may family. Pero ano naman, pag rewind mo naman ang mundo, ulitin ko pa rin naman yun. Yes. So, no regrets. Ito talaga naging destiny mo. Pero marami ka rin namang lives na change, marami kang lessons. Nagulat ako na ganun pala ang nangyari. Yeah. Oo, nakakatuwa. Ano? Na hindi mo alam na may chance meeting ka lang, tapos may na-advise ka, tapos nag-change na yung outlook ng tao dun diba, sa advice na. Kasi minsan meron ako mababasa na ikaw naging inspirasyon. Oo, saan naman ako naging inspirasyon? Sabi ko, paano naman nangyari naging inspirasyon ako? Hindi naman ako sumakanta. Sabi niya yung mga pelikula na nagbigay ng araw sa akin. Grabe yung mga pelikula. Oh my gosh, your movies are rich if you can only. Yun daw ang nakakatulong sa kanila. Nagkakaroon sila ng hope. Especially yung roles mo na yung woman of strength ka. Naku, pumipila ako para doon. First day. Kasi very versatile actress siya. She can be comedy, she can be super, oh my gosh, really drama and it's really... Saan mo hinugot yun? From your life experiences? Oh, di ba? Doon naman tayo hugot. Eh, ang dami nun. Eh. Yeah. Oh, di ba? Yeah. Ang dami nun. Ang daming pain. Ang akala ng tao, pag napapanood ka nila sa vlog or sa TV o sa pelikula, akala na nila, alam na nila yung buong buhay mo. Mm-mm. Hindi nila alam yung inner struggles in your natin, life. You know, how do we cope up with so many demons of showbiz, di ba? Showbiz of being judged, di ba? Were you never, hindi ka kasi in the time of ano bashing eh. Oo, wala ako doon. Wala ka doon, yeah. Pero kunyari sa tapang mo yung tao, how would you have handled? Kung ikaw yung tini-Twitter, ikaw yung binabash. Trendy. Oo. Ano, paano mo manood? Ako? Will that affect you? Siyempre, it will affect you, di ba? Kahit na kung sabihin mo, tao ka, may pakiramdam ka eh. Pero hindi ako sasagot eh. Hindi ka sasagot. Papatayin ko yun ng ganun. Yes. Grabe nga eh. You know, this is what I've noticed with Miss Maricel. Because of course, I've known since I was young. Is that hindi ka talaga hindi ma-issue. Ako pagpatol. Oo, kahit anong mangyari sa'yo, relasyon na nag-end, may issue, hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. So that's why yung respect sa'yo iba rin. Oo. Kasi ano eh, hindi ako mapato sa matatanda. Eh, paano pag mas bata? Ay, maganda pa rin natin. Kasi immature. Kasi ganito sa kabata. Oh. Yeah. Yan, saka kami mag-usap mo, di ba? Yeah. Pagandahan mo na kami. Kumbaga, alam mo yung worth mo eh. Alam mo yung self-worth mo at ikaw nakakakilala sa sarili mo. Oo. Nang mabuti. Pero ano, are you a forgiving person? Yes. You are? Mm-mm. Ayoko ng bagahe. Wow. Kasi sa airport, ang mahal yan, di ba? Yes, wow! That's so true! That's very true. Di ba, if you put it that plainly, that's very true. Mahal yung excess luggage, di ba? Kasi ang buhay natin, every day, may bagong problema yan. Mm-mm. Hindi man major, there can be minor, di ba? Kung bit-bit mo pa yung kahapon at 2 years ago, tas bibit-bitin mo yung mga darating pa, masyado nang mabigat. Oo, hindi natin kakayanin yun. Kaya, oo. At saka ngayon, minsan, di ba, pagka masyado kang ma-anxiety or ma-problema, you end up getting sick, physically. Lahat ng sickness ngayon, ang kaduktong niya, stress. Mm. Lahat yun, cancer. Sabi nila, disease. Related to stress. Disease is a dis-ease. It's, wala kang ease, wala kang peace, walang ano. Oo, wala. Pero
alam mo, ano, nagkaroon ako ng ano, ng aha moment kasi parang recently mas mapapabata na ng pabata yung mga namamatay. If you notice, 'di ba? Parang hindi na dahil old age. So parang ngayon I'm trying my best to live life na rin to the fullest now. Gusto ko happy na lang ako. Happy na lang tayo. Oo. Ngayon pag hindi sila naging happy para sa happiness natin. Naku, napakalaki ng problema niya with Papa God. Yeah, ganun na lang. Yeah, so nothing bothers you na. Che. Gusto ko yun, ha? Gusto ko yun. Oo. Huwag niyo akong star bueno. At saka, pwe. But what will make you angry? Liars. Lie! I hate liars! You also. Come here, babe. Talaga. Ayoko na sinungaling. Kapatid lang magnunakaw yun. Yes! Aba, may mga tao, kahit hindi kailangan magsinungaling, nagsisinungaling. Oo, at saka alam mo, nasa utak na nila na yung sinabi nilang yun, yun na yung tama. That's right! Naniniwala sila sa kasinungalingan nila. Yeah. Paano ginagamot yun? Yun basta kakatakot. Naniniwala sa sarili nila kasinungalingan. Paano mo gagamotin yun? Diba? Oo, hirap ng ganun kaibigan. Yeah, mahirap, mahirap. Ako, alam ko na yung mga acceptable tsaka not acceptable. So, hindi na ako nag-hang around pag alam kong unacceptable na yung mga attitude ng tao. Tapos, how long pa do you plan to work? Hanggang tatanggapin nila ako. Hanggang tatanggapin nila ako. Yeah, but you look so great. So, you'll always be ready for work. Looking as great as her. She's 58. Wow. But I do not see any signs of 58. Yes. You'll see in the meantime. We'll eat the saba muna. Ay, the salad. You want to hit that, ano? May bibingka akong masarap. Oh? No. Eh, ito pa, oh. Oo, gusto masarap to. So, tango na to. Kung to si Dani masipag, nagsa-start na siya ng, she's very masipag sa business. Skincare business right now. And then, I'm also reopening my bag business that I started in the pandemic. Ah, talaga? Meron ka? But I had no knowledge of business. I didn't get to finish school. But my goal, actually, this year is to go back to school. Kasi okay. I started a business na parang I only know little knowledge. Kung ano lang yung basics. So parang we had to hire people para ma-fill in yung mga hindi ko alam. So parang sabi ko sa kanya, I really have to go back to school. That's parang, so nice to hear, Dani. Parang you always go back pala talaga to that. Mm-mm. Parang akala ko nung tapos na ako, hindi na ako magbabalik sa school, gano'n. Ngayon, now that I'm starting something that I'm actually very passionate about, when you go in blind, tapos wala kang alam. Parang, pwede kang lulukohin. Hindi ka lulukohin, alam mo yung ginagawa mo. Kasi dream ko lang dati talaga sa kanya is mag-finish ng school. Tapos yun ang hindi niya ginawa. But then I guess, you know, you really learn naman the hard way. Nagpaday ako to grow up. That's the hard truth. There's no shortcut. Yeah. Oo, wala. Hindi pwede. No shortcut in life. What do you do with people? Kamukha mo si Juliano. Parang lalaking version naman siya. Oh. Twin version. Kamukha niya nga. Alam mo, minsan nga, na ano nila siya, na bareto siya, dahil kamukha niya si Julia. Like, kamukha ni Julia yung lalaking yan. Si kung gaano kaliit ni Julia, yun naman ang tangkad nito. Oo nga, no? Anak, ano mararamdaman kung halimbawa dalawa na yung wala dito sa bahay? Nako, nalulungkot na ako, syempre. Ito kasi si Dani nung umalis sa bahay ko, biglaan, hindi nilang umuwi. Pumasok sa college, never nang bumalik. So parang that was not that bad. I guess you were growing up. So yung nung umalis si Dani, I had no choice. There was no moment na, yung parang ba siyang tinik yung ginaroon? Parang ba yun? Oo, yung biglaan. Parang nasa tango talaga ka lang. Yes! Ganon. Tapos, lahat ang crush ko. Yes! Kay Julia naman, yun, unti-unti yun. Kasi nag-build muna siya ng bahay, ganon. Tapos noong una, excited na siyang magbukod. Pero nung minamadali ko na siya, Jul, pwede ka na maglipat. Okay na, ganyan. Parang, why are you rushing me naman? Diba? Parang medyo siguro na-nervous rin siya, diba? It's hard, but it's nice to see also na yung kids mo are growing up to be independent. Ito, very independent to si Chloe. Alam kong malapit na rin tong umalis. Si Leon, diba, promise mo hanggang mag-asawa ka? Yes. Mama. We're not pay bills. Smart. Wow! Para hindi magbayad ng bills. Pero hindi dahil sa akin. Sometimes. For the food. Ikaw, Chloe, what? Are you ready to leave?
Anytime. Oh, my God. Pero kaya niya eh. Independent kasi siya eh. As a kid, independent siya. Ayaw lang mong gastos, I like, no? Yeah, I don't wanna have to spend, but I like having my own space. Yeah. I like being alone. So talagang yun ang inevitable. Uh-oh. It will happen. Nalulungkot man ako, pero ang pinakamalungkot sa akin is pag si Erich nang nawala. She's my partner and security blanket ko. Parang nababurden na nga yata yung bata sa akin. Kasi parang mas kailangan ko siya kaysa kailangan niya ako. Pero yeah, but your kids are still with you. Oo, pero umalis din. Tapos siguro naisip na nila yung pagbayad ng meral ko. Hindi biro. Kaya siguro nagstay. Hindi biro eh. Hindi pero tuwan-tuwa naman ako syempre. Yes. Iba kasi yung there's nothing like alam mo yung kasama mo sila, di ba? Yes, that's right. Pero ang tanong ni Ms. Maricel sa akin, basically how do I feel pag yung mga bata na babash? Medyo nasanay na ako over the years. Like what you said, masakit pa rin. Mm-mm. Kasi ito nga yung mga taong talagang hindi nyo kami kilala. You never even saw us one day in your life. You never spent one minute with us. Pero ginajudge nyo kami. And people can be really cruel. Ay, oo. Oh. Very, very cruel. Ngayon, iniisip ko na lang na mas troubled ang buhay ng taong yan. Kaawaan ko na lang kayo. Kasi kung may ganung energy ka na mang-bash, ibig sabihin nun, puro puot ang buhay mo. Kasi how can you judge a person you don't know? Oo, diba? Diba? Tapos hindi ako nag-engage. I don't give the bashers the power na over me, hindi ko babasahin. Mm. Hindi ko bibigay sa kanila yung gusto nila mangyari. So what I don't know won't hurt me. Mm-mm. Tama. Hello! Hi! Hello! Welcome! Kain agad. Welcome to my home. This is my family. This is Marwan. Hello. The son of Miss Maricel. This is Danny, Javi, Leon, and Claudia. Lagi mo, before alias, tsaka pagbalik, kikis. Oh, see guys? Oh my gosh, this is that one advice. Even if we live in the same house, you should kiss me when you get home. I really don't imagine na kikis ko na yun. Kiss me. When I get home, like sometimes, like ano, then hindi na kayo nagkikis. You make paalam, but gawain talaga yun eh. You kiss your mom hello and goodbye. Ganun naman nung araw eh, nawala na yun. Ganun talaga. Nawala na yun. It's like, uy, dalawang araw tayo niya, kita, wala niya talaga. Like, just look at me. Ay, nakaka-hurt kaya yun. Oo. Sige, gawin ni Millie yan sa inyo. Huwag doon mo. Ay, pinag yung gawa niya sa akin yun. At saka ito si Javi blended in our family so easily. So fast. So well. Good job. Yeah. I tried. Good job. It's been 6 years. Sana naman. 6 years ka na ba sa boy namin? Yeah. Wow. 6 years. Tsaka mabait ka kay Danny. I'm so proud. Si Danny hindi madaling makasama yan. Sabi ko nga dati nung araw, telling Ms. Maricel kanina, nung nandito kayo sa bahay, hindi kayo nagluluto, hindi kayo nag-host, hindi kayo nakikitulong. Pero when they had their own homes, ang gagaling na. Magluto, magaling mag host yan. Si Danny, magaling na mag-prepare. Unconsciously pala na-absorb mo. Buti naman. Kaya nga, dapat careful na rin ako sa mga actions ko para na-absorb nyo pala. Baka iba yung ma-absorb. Tinatawin ni Miss Maricel kung meron akong, Papa, do you hear me? Parang kung may papa, kung may boyfriend, sa'yo, saan ka ka do you do that? Sabi, paano tayo pupunta? Lalabas ka? Paano? Sabi mo, paano daw ako makakahanap? Hindi naman ako lumalabas. Hindi lumalabas. Paano makakalabas? Yeah, that's nasa bahay lang. Ako din ganun. Paglalabas ka, tapos paano mo naman i-relay sa kanila na pwede kang ligawan? So, I am a miss. I am miss. A miss. Miss. Single. Single. Miss available. At saka magalas ka pa naman. Excuses. Pagka 55 na ako, wala pa, yun na. Medyo gaganon-ganon na ako. Huwag mo lang tayo na. Grabe na. Ganyan pa lang ang kasi kaganda niya. Siyempre maghanap na ka na rin ng mature and adult, di ba? So who has had the biggest impact in your life? Daddy. Wow. Daddy Dolphy ko. Talaga? Oo, kasi inangkin ko siya eh. Yeah. Alam mo yung, sa isang show, di ba, may mga kwentuhan, di ba, nagaganap din, di ba? Chika dito habang nagsiset up pa, yung mga ganon. Yeah. Doon ko siya inangkin. Oo, siya. Isa sa mga nag-uusap doon kami. Oo. So sinabi ko talaga sa kanya, pero naman daddy, no? Umaka daddy, akala mo talagang daddy niya. Pero anak ang turing niya sa'yo. Oo. Because how many years kayo sa show, John and Mark? Ang tagal.
years, 20, 30 years. 20 something years. 20 years in one show. What? Yeah. What? Don't feed John and Marsha. John and Marsha show, yeah. So I'm sure lahat ng sinasabi niya, full of wisdom, no? Full of wisdom. Alam mo, nung nawala siya, yun yung mandaming pumasok. Yun yung lahat yung advice niya. Hmm. Lahat na ganyan. Parang instant lahat sila, nakaganon agad lahat sa'yo. Hmm. Oo. Kasi yung pag sinasabi ni Daddy, pag may 9, 29, 19, 29, 49, 59, basta may 9, hindi daw good luck kasi. Hmm. Siya kasi may 9 din. Siya 9 ba siya noon? So, siniskip mo yan, sasabihin mo na ano? Hindi, 58 pa lang ako. Oh, ako, magpa 49. Sabihin ko na 50 na ako. Oo, ganun. Ako ginawa ko yun eh. 49 ako. Exactly. 30 ka na. Wait, ang ilan ako. 30. Exactly. Or you just 30. Leon, may girlfriend ka na? No. Sabi nga sa akin, may friend ako, sabi niya, ay, nakita ko yung kapatid mo, may kasamang babae. Sino yun? Always. Plenty. Ako talaga. Sino yun? Yeah. Girlfriend niya ba yun? Tingin niya girlfriend. Girlfriend is all his friend. Baka na-friend zone ka na kasi, Leon. Sobrang friendly. Lahat naging friends, girls, pero walang girlfriend. Friend zone na siya. Yeah, huwag ka naman mag-girlfriend, oo. Tsaka kailangan mabait ha, Leon. Kasi alam mo, pagka isang masamang in-law lang yan, nako, parang anay na yan sa family. Ba? Totoo yan. Totoo yan. Natawa si Maro sa akin. Pero totoo yan. Totoo yung sinasabi ng diba, mama naging yan. Anay na yan eh. Diba? Minsan yung solid ng family, tapos isang bad in-law, patay. Pero there was a time na si Leon papasok talaga sa showbiz sa ayaw at sa gusto ko. Oo? Oo, kasi sabi, feeling niya, 18 na siya noon. Ang inahin ko talaga yung mga kapatid eh. Kayong kumausap. Buti na lang, one ang decision namin, na ayaw namin. Oo. So, kinampihan naman nila ako. Diba? Sila na nag-advise. Kala niya, ganun lang kadali oo, yun eh. Hindi. Pag pinasok mo na yun, yun na yun. Tsaka kahit minsan gustong-gusto mo na sumagot, hindi ka makasagot. Uh-huh. Kasi pag pinasagot, pag sumagot ka, away na yun. Mm-hmm. Eh kung hindi ka sumagot, hindi nakabitin sila. Hindi nila alam kung ano papil ko. Anyway, thank you so much for all the advice you gave us. Sabi niya, pinakain niyo ako, pero hingi ko na hingi na advice. Kaya maka-therapist namin ngayon. Wala, nag-enjoy ako kasi ang gaganda ng mga anak mo. Thank you for joining us, ah. Oo nga, Mike, para dito. Oo, mag-chichikahan pa kami. And it was really so nice having them here. So, tutuloy namin yung chikahan namin, ha? Yung mga... Offline. Mga offline, yung mala ng mic. Yan. Thank you very much. Sa lahat ng sumusubscribe kay Marjorie, sana papanoonin niyo yung episode niya ngayon kasi nandito ako. At saka yung episode na ginawa niya for Maricel, panoorin niyo din po. Yes, thank you. Ayan. Nandiyan ako lahat na kailangan ninyong ilagay. Ilagay niyo na, please. Subscribe. Bye! Bye! Salamaste! Salamaste!